Nagsimula na ngayong gabi ang pagpapaimprenta ng mga balotang gagamitin sa eleksyon. Balak namang magsagawa ng COMELEC ng pangalawang round ng mock elections matapos makitaan ng aberya ang ilang Picos machine sa unang round ng testing nitong Sabado. Saksi si Pia Arcangel. Bago ang mismong botohan sa Mayo, magsasagawa raw muli ng mock elections sa COMELEC. Ito'y matapos kinakita ng ilang aberya ang unang round nitong Sabado. Kabilang dyan ang pag-reject ng ilang Picos machine ng mga balota tulad ng nasaksihan sa UPIS sa Quezon City. May iniluwaring balota sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila dahil sa kumalat na tinta. Hindi rin tinanggap ng Picos machine sa Baseco Elementary School sa Maynila ang maruming balota. Mga maling marka naman daw ang dahilan kung bakit iniluwa ang tatlong balota sa Buanggao, Tawi-Tawi. Pero tinanggap ang balota ni Maguindanao Governor Toto Mangudadatu kahit pa sinadya niyang dalawa ang boto para sa mayor. Paliwanag ng COMELEC, tatanggapin daw talaga ito para mabilang ang ibang tamang boto. Pero hindi bibilangin ang boto sa posisyong may overvote. Hindi rin bibilangin ng Picos machine ang mga balotang may maling marka gaya ng X o Dash, gaya ng ginawa ng isang taga Dumaguete. Sa pag-transmit naman ng resulta ng botohan sa server ng COMELEC, nakitang problema ang mahina umanong signal tulad ng naranasan sa Baseco, gayon din sa Barangay Teresita sa Iriga, Camarines Sur. Ang grupong kontra daya hindi na ikinagulat ang mga naging aberya sa mock elections. Nakita na natin ito noong 2010. In fact, nag-warning na tayo sa COMELEC noon pa noong 2010 na ito yung mga may encounter na problem. Ngayong 2013, ito pa rin yung problema. Pero ayon sa COMELEC, may mahigit 80,000 Picos machine sila. Sobra sa mahigit 70,000 presinto sakaling may pumalya. Inaasahan din ng komisyon na maayos ang problema sa electronic transmittal ng mga boto kapag nailatag na ang DSL na gagamitin, imbis na wireless transmittal lang. There is more than enough time. We're still very early. May 6, that would be the final testing all over. The final testing will cover all precincts all over the country. Samantala, nasimula na rin ba ng alas 7 ngayong gabi ang pag-iimprenta ng mga gagamitin balota para sa 2013 elections? Ay, hindi naman tuloy-tuloy kasi depende nga sa we'll finish the whole town muna, then we'll go to the next town. Otherwise, madidelay lahat. April 25 matatapos kami. Ako si PR Arcangel, ang inyong saksi.